Hi mga ka-French fries! Welcome back to my channel! So, ito na po yung pinakahihintay ng ibang mga kaibigan ko at ibang mga viewers ko kasi may mga nag-request po na mag-piano lesson daw ako. So, thank God nagkaroon din po ako ng time para turuan ko kayo. So, ang kailangan ko po ngayon ay ang attention ninyo. If you really want to learn, diba, isa lang yung kailangan patient ka, kailangan mapagpasensya ka, at kailangan focus ka po. So, kung may gusto kong isang gawing bagay, dapat you spend the time with that, diba? So, magtuturo po ako ngayon ng piano lesson. Basic muna po, para sa mga beginners. Hindi po ako ganun ka-professional, but I will do my best para po maintindihan ninyo at matuto po kayo ng mabilis. Ayan. So, huwag po kayong mag-alala. Kung hindi nyo po naintindihan, meron naman po tayong comment box dyan sa baba. So, mag-comment lang kayo at tututukan ko po yung mga questions ninyo doon para sa next video, masagot ko po yun. Okay, start po tayo. Yung piano po, minsan gagamitin siyang piano or term na keyboard. So, either dalawa, huwag po kayong malito. Pareho lang po yun. Ayan. Binubuo po ito ng 7 letters. So, ang 7 letters na po yun ay A, B, C, D, E, F, G. So, ano lang po yun? 7 lang po yung gagamitin natin. So, mamaya na yung mga sharp, flats, ituturo ko rin po yun sa inyo. So, ang C po ay nagsistart to. Kung mapapansin nyo po sa pattern ng piano, makikita nyo po yung tagda dalawa. Dalawa, tatlo, dalawa, tatlo, dalawa, tatlo. Yung mga itim, magkatabi yung dalawa, magkatabi yung tatlo. So, yung C po, palagi po siyang nag-start sa baba ng dalawa. So, ito siya, C. Yan. Diba? C, sunod niyan, D, E, F, G, A, B. So, balik ka po ulit sa C. Pansin nyo, sa baba siya ulit ng dalawa. So, C, D, E, F, G. Guys, hindi po lahat ng C sharp at flat ay yung mga itim na parts. May C sharp din tayo na ginagamit yung puti. Ito, yung puting keys, white keys po. Ituturo ko rin po yun sa inyo. Pero turo ko muna po sa inyo yung whole note and half note. Yung whole note, for example, nag-start tayo sa key of C. Sa C ka nag-start. Ang whole note ay dalawang half note. Ang half note kasi po ito siya. Half note ng C ay ito. Yan. Tataas ka lang na isa. Pero ang whole note ng C ay dalawang half note forward. So, from C, one half note, two half note. So, itong letter D, whole note po yan. Okay? So, ang half note po, isang hakbang lang. Ang whole note, dalawang hakbang. Okay? From C, one, two. Okay? Anong whole note ng D? One, two. Ito yung E. So, ganun po yun. May tinatawag po tayong sharp at saka flat. So, sa sharp po, yung po aangat po tayo ng isa. Like, for example, sa C. Diba? Ito yung C, C sharp. Sa D, D sharp. Sa E, ayan, E sharp. Diba? So, hindi po lahat ng sharp kulay itim na key. Kasi yung E sharp ay F. Nasa F po siya. Sa F, F sharp, A, G, G sharp, A, A sharp, B, B sharp. So, yung B sharp po ay nasa C. Okay? So, yung flat naman po ay aatras ka ng isa. Ibig sabihin, bababaan po natin yung key. Mag-start tayo sa C. Sa C, ang C flat ay ito. Half note lang siya, B. Sa B, ang B flat ay ito. Ito. Yan. Sa A,
ang A flat ay ito. So paatras ka ng paatras. 'Di ba? So yun po yung ano natin. Yun yung basic na para mas maintindihan nyo, yung whole note and half note. Kasi magagamit nyo po yun mamaya pag tinuro ko na po sa inyo yung mga chords talaga. Alright. So, paano po tayo makabuo ng isang buong chord? Like for example, yung C. Diba, magsistart tayo sa C. Ito yung C. Ayan. Paano yung isang buong chord ng C? Naturo ko na po sa inyo kanina yung whole note and half note. Yung C po, ano po yan? From the key of C, bibilang ka ng apat na half note forward plus 3 half note forward. So, bilang tayo dito sa C. Okay, 1, 2, 3, 4. And then, plus 3 half note forward. 1, 2, 3. Ayan. Ito po yung C. But maybe everyone could ask, uy, English yun. Pwede po kayong magtanong na, applicable ba to sa lahat ng chords? Ang sagot ko po is yes. Ayan. So, ito po yung chord na C. Sa D naman po, for example, diba? C, D. Oh, so, ang laging whole chord ay 4 half note forward plus 3 half note forward. Yun po. So, mag-start tayo ulit sa D. D, 1, 2, 3, 4. Ito siya. Then, 3 half note forward. 1, 2, 3. Ayan, nasa D na tayo. Sa E naman po, ito yung sa E. 1, 2, 3, 4. Okay? Plus 1, 2, 3. Ito ang key of E. So, naturo ko na po sa inyo yung chord, kung paano gawin yung chord ng C, D. Or review tayo, di ba? Ang chord po ay binubuo lang ng 7 letra. C, D, E, F, G, A, B. Or pwede namang A, B, C, D, E, F, G. Okay? Yung C po, lagi po siya sa baba ng dalawang itim para hindi ka malito. So, dito tayo lagi magsistart. Diba? C, D, E, F, G, A, B. So, ang mga chords po ay binubuo 4 half notes plus 3 half notes forward. So, yun po ah. Again, gagawin ko ulit. Sa letter C, start tayo dito sa baba ng dalawa. C, 4 half notes forward. 1, 2, 3, 4. Ayan. Another 3 half notes forward. 1, 2, 3. So, ito yung key of C. Sa D naman po, ito yung D, diba? So, 4 half note forward. 1, 2, 3, 4. And then, 1, 2, 3. Yan ang key of D. So, again, lahat po ito ay applicable sa mga chords natin. Okay? So, kung titignan po natin, ito yung letter C, ito yung letter D, ito yung letter E, ito yung letter F, G, A, B. So, yan muna po yung assignment na ibibigay ko sa inyo. Kasi, gusto ko pong unti-untiin hanggang sa maintindihan po ng bawat isa. Kung may questions po kayo about sa pagtuturo ko or kung may suggestion po kayo, welcome po kayong mag-comment sa baba. So, again, ang notes po na ito or ang key na ito, para maging whole chord, kailangan 4 half notes forward plus 3 half notes forward. Yun po yung whole key natin. So guys, maraming salamat po sa panunood ninyo. I hope na may natutunan kayo ngayon sa content na ginawa ko. At may mga coming contents pa po tayo. Yung continuation na ito, tuturuan ko po kayo ng simpleng songs like C, A minor, F, G. Yung mga round songs po na pwede nyong magamit for everyday lives ninyo, diba? Alright, kung may mga questions po kayo sa pagturo ko, kung may hindi kayo naintindihan, please don't hesitate po na mag-comment kayo sa comment box. Alright, at sasagutin ko po yan lahat ng mga tanong ninyo.
Thank you so much. Please don't forget to like and subscribe to my channel, mga ka-French fries. Thank you so much for your support. And may the Lord continue to bless you all. Please keep safe po tuwing lalabas tayo. Don't forget to wear your mask, especially yung gloves, kasi malaking tulong po yun. Yung mga nahahawakan din po natin, pwedeng may virus na yung mga ganyan. So I always pray, and I always pray to God that He will always protect each and every one of us. Alright, that He will always provide all our needs. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Matatapos din po itong si COVID, because Jesus is greater than any sickness or viruses, right? So maraming salamat, mga ka-French fries. Have a great day po. Thank you so much for your time. Bye!